Unit 1. Sining at galing. Halina't ipakita ang galing. Objectives. Skill. Draws a portrait of two or more persons. His friends, his family, showing the differences in the shape of their facial features, shape of eyes, nose, lips, head, and texture of the hair. Knowledge. Use the different lines and shapes in drawing a person's face. Naaalala mo pa ba ang mga linya at hugis ng iyong iginuhit noong ikaw ay nasa unang baitang? Ang pagguhit ay isa sa mga pamamaraan upang maipahiwatig ng tao ang kanyang totoong saloobin at damdamin. Gawain 1. Alamin natin, ang mukha ng tao ay may iba't ibang hugis. Tingnan mo ang mukha ng iyong kaklase. Sino sa mga kaklase mo ang bilog ang mukha? Sino sa mga kaklase mo ang may mukhang bilohaba? Sino sa mga kaklase mo ang may malaking mukha? Sino sa mga kaklase mo ang may maliit na mukha? Ngayon naman ay tingnan mo ang hugis ng mata ng iyong kaklase. Sino sa mga kaklase mo ang may bilugang mata? Sino sa mga kaklase mo ang may maliit na mata? Sino sa mga kaklase mo ang may maliit na mata kapag siya ay tumatawa? Sino sa mga kaklase mo ang may singkit na mata? Tumingin ka muli sa iyong katabi at pagmasdang mabuti ang kanyang mukha. Sanayin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagguhit ng mukha ng iyong kaklase. Gawin ito sa iyong kwaderno. Magpakitang gilas. Ngayon ay handa ka na sa pagguhit ng mukha. Malaya kang mamili kung sino ang iyong iguguhit. Ama, ina, kapatid, kamag-anak, o kaibigan. Ipagmalaki mo. Ipakita mo ang natapos mong gawain at ipaskil sa pisara. Isulat ang tungkol sa taong iyong iginuhit. Gawin ito sa iyong kwaderno o sa isang papel. Sino ang iyong iginuhit? Bakit siya ang iyong iginuhit? Makatotohanan ito. Isaisip mo. Sa pagguhit ng mukha ng tao, gumagamit ng iba't ibang hugis, linya, at tekstura upang ito ay maging makatotohanan. Assignment. Bring wooden stick and manila paper. That's all for today, class. See you tomorrow. Bye.